to keep it, heaven and nature join and sing. Glory, hallelujah, 'tis a wonderful thing. Born is the key. Born is the key. Let heaven and nature join and sing. Glory, hallelujah, 'tis a wonderful thing. Born is the key. Mary and Joseph, where the angels say, you're gonna have a baby, it'll happen this way. God will be the Father, no matter what they say. Just believe in the name of Jesus, gotta trust and obey. Born is the key. Let heaven and nature join and sing. Glory, hallelujah, 'tis a wonderful thing. Born is the key. Shepherds in the night watching over the sheep. Thought they were in for a good let's see. When out of the blue of the desert night came a host of mighty angels, they were singing in flight. Born is the king. Let heaven and nature join and sing. Glory, hallelujah, 'tis a wonderful thing. Born is the king. The angels told the shepherds there was nothing to fear. In fact, they told the shepherds there was no news to hear. A Savior has been born this very night. Now go on and into town, we've never seen such a sight. Born is the King. Heaven and nature join and sing.
charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to thee, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Hear what he tells me, do as he wills me, he is the living way. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee.
Receive your love and mercy.
MCBC family, what a great Sunday to worship God. But before we start off, let me greet the loving and beautiful mothers of MCBC, a happy Mother's Day. And we do appreciate the great job that mothers do for us every single day. After all, motherhood is the oldest occupation in the world. For those who are new here, I'm Brother Joel De La Paz, one of the small group leaders. And we are glad that you have joined us today. Welcome po to MCBC. We are Mount Holy Christian Bible Church. And our mission is to pursue one-on-one evangelism until one becomes a disciple of Christ and the church, passion for soul, becomes a lifestyle. And our vision is a glad, obedient, evangelizing people of God, found in the Word, serving the world. So let me encourage you from the book of Ephesians, chapter 6, let us read Ephesians chapter 6 from verse 1 to 3. It says, "Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you. And you will have a long life on the earth." Let us pray together. Heavenly Father, we thank you for these days, Lord. Salamat po sa bawat isa na tumatayo sa araw na ito, Lord. Nawa ang bawat tatayo na maglilingkod sa inyo, Lord, sa bilang worship leader, Lord, and scripture reading. Even yung minsan magbibigay sa araw na ito, Lord. Kayo po siya magbigay ng wisdom, Lord. Dinadalaan po namin si Deacon Lord, na bigyan po siya ng wisdom to execute the word, Lord. Salamat po sa bawat isa, Lord, na kami nagpapatuloy sa inyo, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Sa ating pagpapatuloy, tayo umawit sa Panginoon. Ngayon, tinatawagan ko si Brother Wenzel para sa ating congregational singing. Brother Wenzel? Good morning, MCBC. I hope you're having a blessed Sunday. We will now be singing praises, and for our first hymn, let us sing "The Lily of the Valley." Sing. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of
And for our next hymn, let us sing Heaven Came Down. Thank you for that wonderful singing, and have a wonderful Sunday. Thank you, Wenzel, para sa magandang awiting. And dadako na po tayo sa ating scripture reading. Ihanda po natin ating mga puso't isipan sa ating pagbabasa. Ngayon, tinatawagan ko po si Brother Luis para sa ating scripture reading. Brother Luis. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, MCBC. At para po sa araw na ito, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong scripture reading ngayong umaga ay dalawa po. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Jude verses 24 to 25 at Isaiah 45:5-7. Simulan po natin sa Jude 24:25. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan mula panoong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. At sa Isaiah chapter 24, verses 5 to 7. Verse 5, ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako si Yahweh.
Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang gumagawa ng lahat ng ito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ngayon po, akin pong tinatawagan ang ating pong Pastor Leo para po sa ating pastoral prayer. Shall we pray together? Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkabasa ng iyong mga salita. From the book of Isaiah chapter 45 verses 5 to 7 and then Jude 24 and 25. O Diyos, marami pong salamat sapagkat ang mga talatang ito ay nagpapaalala po sa amin that you are our sovereign God. Ikaw po ang Diyos ng kataas-taasan, ikaw po ang Diyos ng kaluwalhatian. At ang lahat ng mga bagay na nagaganap sa lupa, Panginoon, at sa lahat ng dako ng mundo ay ikaw po ang may control. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, sa kabila po ng aming mga kasalanan, ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagpapakita ng inyong pagmamahal, ng inyong pagkalinga sa bawat isa sa amin na hanggang ngayon, sa panahon o Diyos ng ganitong limitasyon at sa panahon ng pandemya ay aming pong nadarama, Panginoon, ang inyong awa at biyaya. Panginoon, sa mga oras na ito ay batid niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Ang aming hinahangad, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng karapatan upang kami po ay makalapit sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kalinisan upang kami po ay makapagbigay ng tunay na pagsamba na nagmumula, Panginoon, sa aming puso. O Diyos, sa oras na ito ay patuloy po naming nilalapit sa iyo ang aming pong gobyerno, aming pong pamahalaan, ang aming pong presidente, ang bawat sangay ng aming pong pamahalaan, lalong-lalo na, Panginoon, sa pagpapalagana po ng vaccines. Alam, Lord, namin na dumarating po ang iba't ibang klase ngayon, uri, at alam po namin, O Diyos, na ikaw ay tumutugon ng panalangin sapagkat ninanais niyo, Panginoon, na ang karamihan, O Diyos, ay magkaroon po ng ma-vaccinated, Panginoon. Lord, we pray that you would be with our local governments, Panginoon. We really appreciate the efforts, Panginoon, lalong-lalo na ang mga pag-aabot, O Diyos, sa iba't ibang lugar at maging sa kasalukuyan, Panginoon, ng programa ay patuloy po naming nakikitang kumikilos at gumagalaw. Sa kabila ng mga bagay na ito, Diyos, ay ikaw lamang nakakaalam kung may mga katiwalian at kung may mga problema. Lord, alam po namin na hindi po ito imposible. Kaya, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang patuloy na manguna at magbigay ng konsyensya, Panginoon, sa aming pong mga nasa taas at ang patuloy na nanguna sa amin. Kung sino man, O Diyos, at kung meron man, na iba po ang kanilang layunin at iba po ang kanilang nais. Ganun din, Panginoon, ang international situation, Panginoon. Dalangin po namin patuloy ang inyong pangunguna, ang patuloy niyong pag-intervene, Panginoon, lalong-lalo na sa mga sitwasyon, O Diyos, na kung saan ay hindi po namin maubos maisip. Lord, we pray particularly, Lord, for India. Alam namin, O Diyos, na itong bansang ito ay sobrang laki at ang population, Panginoon, ay napakalaki. Dalangin po namin, O Diyos, na kaawaan niyo, Panginoon, ang bansang ito. Lord, we pray for those who are sharing and doing their best to alleviate, Panginoon, ang pagdurusa dahil, Panginoon, sa pandemya. Lord, we pray that your hand be upon them. At ganun din, Lord, aming naalala ang kaguluhan, Panginoon, sa southern part ng aming bansa. Dalangin po namin ang patuloy niyong pag-control at paghawak, Panginoon, ng labanan between military, Panginoon, at ang ibang
grupo o Diyos, dalangin po namin na ikaw ang mag-sustain ito, Panginoon, at patuloy na manguna sa aming bansa. Lord, we pray that as a church, you would encourage us, Lord, to keep on abiding in you. We pray, Father, that we would hear your word this morning. Salamat, Panginoon, sapagkat ang patapos, ang pagtatapos ng pag-aaral ng Jude ay ngayong araw. And Lord, we pray for Deacon Al that your sustaining grace be upon him, Lord. Napaka-grand at napaka-lawak at napaka-lalim ng mga bagay na ito. And yet, Lord, for what you want us to know and to learn and to understand, ay hiniling, Lord, namin nawa ay maunawaan po namin ito. And Lord, we pray that your word would minister to us in the most special way. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Kung may mga bagay man na dapat na baguhin sa aming mga buhay, we pray, Lord, that you would speak to us through your word. Gamitin niyo, Panginoon, ang inyong mga salita. We pray, Lord, for our everyday activities, Panginoon, ang mga gawain, lalong-lalo na sa gabi, Panginoon. We pray that your grace be upon us all. Lalong-lalo na din, Lord, ang mga uma-attend at ganoon din, Panginoon, ang mga nangunguna. Dalangin po namin ang inyong pagkilos. Lord, right now we ask for your blessing and for your supervision as we continue to worship you in spirit and in truth. Panginoon, hawakan niyo rin po ang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kakilala, Panginoon, na ngayon ay naka-join sa amin sa panambahan. Sa Facebook, Panginoon, we pray that you would be with them and continue, Lord, to encourage them to persevere. Ganun din, Lord, sino man po sa amin ang may karamdaman, dalangin po namin ang inyong pangunguna. Sino man, Lord, sa amin ang merong struggle sa buhay, we pray that you would minister to us, Lord, and that ma-realize namin, Panginoon, that at the end of the day, you alone are our sufficiency in life. Lord, help us to be teachable. Help us, Lord, to be humble. Help us, Lord, to always rely and depend on you. Manguna ka, Panginoon, at kami susunod. Ito po lahat ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo idadako na tayo sa MCBC Choral na magbibigay sa atin ng magandang awitin. So tinatawagan ko na po ang ating MCBC Choral.
Thank you, MCBC, para sa magandang special number. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating preaching of the word. Ihanda po natin ating mga puso't isipan sa ating pakikinig. At pangungunahan po tayo ni Deacon Al for the preaching of his word. So, MCBC family, makinig po tayo sa ating word of the Lord. Hey, good morning sa lahat. Happy Mother's Day sa lahat ng mga ina. Tunay nga po na napakaganda ng umaga natin ngayon at nakita natin ang biyaya ng Diyos, paggising natin, pagmulat ng mata, ay nakita na natin ang biyaya ng Diyos. Ang ating title po ng ating sa araw na ito ay about doxology and benediction. Sa Tagalog, pagpupuri. Alam nyo, isang malaking pagkakataon o isang pribileho na makapagsalita at mapagtiwalaan na ako ang magtatapos ng topic ng Book of Jude. Dalawang buwan na natin pinag-aralan, kaya po nakaka-pressure, nakaka-nervyos sa isang hindi pastor na siyang mag-wrap up nito. Alam nyo, ilang beses na akong tumatawag kay pastor na para sabihin na, Panginoon, pastor, paano ba mga gagawin ko? At ako'y natatakot, nene-nervyos dahil doon sa binigay niyong itong araw na to. Napakabigat po ng katulad ng doon sa prayer ni pastor, makikita po natin ang talagang pinaka layunin no ni Jude dito sa kanyang sulat o sa libro na to. Kaya sapulan na po natin at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkakaloob niyo. Salamat Panginoon sa inyong biyaya at sa inyong paggabay. Lalo na Panginoon, use me as your mouthpiece na gusto niyong paratingin sa araw na to. Tanging sa paggabay ng Espiritu Panginoon, ang inaasahan ko na magiging guide ko, Panginoon, sa araw na ito. Samahan niyo ko, Panginoon. Tulad nga po ng use me as your mouthpiece. In Jesus' mighty name. Amen. Alam niyo, ang Jude ay isang chapter, 25 verse lang. At siya, ang author nga natin ay isang kapatid ni James at half-brother ng Panginoong Jesucristo. Ang letter na ito ay sa letter of warning, babala, exhortation, payo at paalala. Sa church, sa atin, mga mananampalataya, ng danger that the church is facing and clear about the seriousness of the situation and primarily focus on the responsibility of the church and to us na be on guard and stand firm. The purpose of this letter is found on verse 3. No? Ako po ay gagamit ng madalas lahat Tagalog. Mga minamahal, ang gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasan na tinatamasa nating lahat. Ngunit napilitan akong isulat sa inyo isang pananawagan na ipaglaban ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. So ang ibig sabihin natin ito ay na dapat magpakatatag ang mga at magpakabanal sa pananampalataya na pinagkaloob sa atin. At dito rin natin makikita sa sulat na ito na nag-umpisa at nagtapos siya sa kanyang sulat. By the way, ito nga yung ating title,
the Benediction, and Doxology, mga pagpupuri. Ang Doxology ay ibig sabihin means a praise to God that exalt the glory and majesty of God, that we may be sure that we live in a strong assurance of faith and hope, not in doubt or fear. While benediction, which means a short prayer for divine help, blessing, guidance, usually at the end of the worship service, pareho nating makikita at sa sulat na ito. Dalawang buwan, 8 weeks po natin pinag-aralan ang Book of Jude. 6 weeks nakaukol sa about apostasy, sa mga false teaching, and apostates, sa mga false teacher. Hindi ko nabibigyan ng toon ito dahil ito'y talaga namang pinagdidiinan ng tatlong napakinggan na natin, si Pastor, si Elder, si Deacon Man, patungkol sa danger ng hinaharap ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon. Talaga namang marami tayong narinig, marami tayong nababasa sa social media na minsan hindi mo maisip bakit nawala sa pananampalataya. Alam nyo, itong bansa natin talagang katulad ngayon. Sino ba ang mga kapanahunan ngayon ng mga apostates? Meron nagsasabi na siya raw ang hinirang ngayon, no, ng anak ng Diyos. Alam po natin nga kung sino yan. Meron din na yung nagsasabi dahil sa kanyang talino, sa kanyang galing, sa Biblia. Maraming nahuhulog sa kanya. Pero ang kanyang tinuturo ay hindi patungkol sa kaligtasan kung hindi nawawala ang kaligtasan. Napakatalino. Mabuti na lang at siya ay wala na ngayon sa ating piling. Meron din tayong kinalakihan na tinuro sa atin na dami, marami tayong dapat tawagan at sa kanila tayo manalangin dahil para siyang tumulong sa atin. Mga modern na ngayon, hindi ko na ipaliliwanag pero ito ngayon ang mga nangyayari. Marami sa ngayon ang kapanahonan natin talaga na nawawala, hindi mo maintindihan. Kaya nga yung the last preaching ni Pastor, kitang-kita na natin, no? Doon sa paliwanag niya. Kaya, bibigyan tuon ko po yung una sa start ng series ni Pastor, yung paalala niya na who is a believer? One who is called, tinawag, sanctified, binukod, preserved, kept. Kaya in Jude, sa verse 3, binigyang emphasis ni Jude the importance of our relationship with God, importance of correct doctrine and true faith, importance of the Bible must not be compromised because it gives the real facts and on Jesus and on salvation, that the Bible and the importance of the Bible that should never be twisted, manipulated, and not to be confused over the right and wrong, and not to lose sight of the only path leads to eternal life. Jude reminds us that everything we think, we do, must be rooted in our identity with Jesus Christ. In Hebrews 12:2, our
the author, Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Alam ba natin ang talagang meaning ng doxology? Ang doxology natin, di ba? Pag mamaya, after this, marunig natin ang dalawang parte, dalawa nito, ang doxology and benediction. Ang doxology, yung sa tithes and offering, nagpapasalamat tayo na yung biyayang tinatanggap natin na maibalik natin sa Panginoon. Ang mga bagay na pinagkaloob din sa atin, isang opportunity na maibalik ang bagay na galing din sa Kanya. Kaya nga, ito ba ay nagiging mechanical na lang sa atin or ordinary? Tingnan nyo ang benediction. Diba doon tayo na ang ibig sabihin niya ay nananalangin tayo. Ako minsan naalala ko, no, minsan na nag-preach si pastor, umiiyak siya dahil doon sa benediction, yung doxology and benediction na nararamdaman niya, yung biyaya ng Diyos. Tanyo yung sa prayer niya ngayon, yung biyaya na nananasa natin, nararamdaman natin, ng katulad ngayon. Halos magdadalawang taon na matatapos naman, makakalahating taon na naman tayo sa pandemic na to. Nagpabaya ba ang Diyos sa atin? Sa lahat ng ating pangailangan, lubos pa tayo nagtiwala? Yes, sa iba, sa mga may pinagdadaanan. Paano yung iba? Yung iba na naniniwala rin sa mga social media. Ako hanggang ngayon, ako nalulungkot. May kilala akong pastor. Talagang isang masasabi kong kaibigan ko. Hindi po naniniwala sa COVID. Hindi siya. Hindi ko ayoko nang kasi Royan ay padala or dinagamit ng isang grupo ng Illuminati. Hindi ko na-explain yan na isang grupo ngayon na yan, imbis na tumuon sa Diyos, may isang grupo ngayon na ito, kontrolado ang mundo at ito ay mga bagay na pinapadala ngayon sa ating kalagitnaan. Nakakalungkot sa mga nangyayari. Kaya kung titignan natin, totoo natin, no, na ang importansya ng dalawang verse na ito, nasubukan natin himay-himayin natin word for word why Jude is very thankful and give glory to God, to glory and honor to God. Kaya nga, let the scripture define the scripture and let the other scripture speak for itself. The long verse will see God's greatness, assurance. God is able, ready to save us from falling, secure us eternally. Kaya nga in Ephesians chapter 20, God is able to do more than you ask or imagine. Kaya balikan natin, no? Ulitin ko, no? Ang scripture reading na napakahalaga. I-Englishin ko siya at ilalagay ko sa Tagalog. Now to him who is able. Sa kanya na makapag-ingat sa inyo to keep you from stumbling or falling upang hindi kayo magkasala and to present you faultless or blameless at makapagharap sa inyo na walang kapintasan before the presence of His glory with exceeding joy na at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Verse 25, to God our Savior, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesu Kristong Panginoon natin,
who is alone and is wise sa kanyang kapurihan, be glory and majesty, karangalan at kadakilaan, dominion and power at kapangyarihan, both now and forever, mula noong una, ngayon. Amen. Shanoa. Bakit kailangan natin basahin? Para maintindihan natin, no? Na yung paghinimay-himay natin, makita natin yung itong salita na to, katulad ng verse 24. Now to him. Sa kanya, no? Sa kanya. Now to him speaks of God's omnipotence. God is all powerful, having a supreme power. He has all the power over all things at all times. And in all ways, God can do anything and everything. Kita po natin sa kanya kung sino ang Diyos. Sa kanya ang makapangyarihan na Diyos na ating sinasamba ngayon. Tingnan niyo yung kapasidad. Who is able? God's ability to be capable of, to be strong enough to do, and have power to do. God's ability. May tatlong bagay, three things that God can do, will do, and how has power to do for us, to us. No? Number one, to keep you from stumbling or falling away. Matisod, madapa, mahulog. Ito. To keep you. God is alone, is capable of keeping us. No? Keeping us. Guarding us against the falling into apostasy, and also falling into sin, error, mistakes, and into temptation, because we are liable and in a ability to keep ourselves. Hindi natin kaya. Kaya nga in Matthew 26:40-41, the spirit is willing, but the flesh is weak. Hindi ko nabibigyan to yan, pero yan ay nadadama natin, nangyayari rin sa atin yan. Our salvation is secure in Jesus Christ, and God will not allow us to be lost. Basahin po natin, no? Ako'y mas gusto ko samahan niyo ko sa pagbabasa. 1 Peter kaya yung sinabi ko kanina, yung let the scripture define itself. No? Siya ang magpapaliwanag, ang scripture ay yung salita ng Diyos ang magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin. Napakaganda po. 1 Peter chapter 1 verse 3. Purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong sa Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo sinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ay nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Verse 4, na nakakantam natin sa isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, di kukupas, ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo. Doon sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay nyo ang kaligtasan na kalaan ihiyag sa katapusan ng mga panahon. Hindi ko na paliliwanag, pero kitang-kita nyo ano ibig sabihin. Na ano na to keep you, no? Sa Tagalog is
upang hindi kayo magkasala. No? Keep you, sa English minsan, ang term na keep a guard, binabantayan tayo sa mga bagay na napakahirap. Kaya nga, the flesh is weak dun sa mga ating mga iniisip, yung nga yung akala po natin. And much more, Jude, make this so clear. God will not lose any who are His. No one is able to snatch them out of my hand. John 10. Pakaganda sa Tagalog. Para sa atin, no? Nakikinig sa akin ang aking tupa. Tayo, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Verse 29. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Hindi sila maagaw ninuman sa akin. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang ibig sabihin ito. No one and God will not lose any who are His. Yung kanya, hindi niya po abayaan. Hindi mapapahamak. Pero, verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala nila ako at sumusunod sila sa akin. Take note. Yan ang ibig sabihin nun. Number 2. And to present you faultless or blameless. Sa Tagalog, at makakaharap sa inyong walang kapintasan, walang kulang, walang mali. God has the power and enable us to stand blameless because God is holy. No one who has sinned can stand before Him. But Jesus came as a lamb without blemish through His sacrifice. Balik ulit tayo sa 1 Peter. Napakaganda, no? Binabanggit ko yung scripture, defines its scripture. The scripture siyang the scripture speak for itself. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang sugat. Tingnan niyo rin sa English, no? Napakasarap din basahin. Who himself bore our sin in his own body on the tree. That we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes we are healed. Kaya ba natin patawarin ang ating sarili? We cannot. Kaya nga sabi in Romans 3:28, all have sins. 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya rin ba natin magbigay tayo ay maging magkaroon ng buhay na walang hanggan? Siyempre hindi. Kasi nga, for the wages of sin, Romans 6:23, is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Only God is able
to do that only through His Son, our Savior. Sa paring napakaganda, Hebrews 10. Hebrews 10:10. At dahil sa kanyang pagsunod, sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pagpamamagitan ng isang paghahandog ng kanyang sarili at ito'y sapat na. No? Ito'y sapat na. Once. Isang sa English, masarap din. Inuulit ko po, no, para sa English, para maintindihan, para mabigyan natin ng emphasis yung ibig sabihin ng scripture na para inuukol para sa atin, no? But that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Minsan na, sapat na. Yung katawan na yon ang pinagkaloob niya. Kaya nga, God has the ability, mga kapatid, but we had to take the responsibility. Sa ikatatlo, before the presence of His glory and exceeding exceeding joys, may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Means that when the Lord comes, not only will be free of blame and shame, but we will exult with joy far beyond happiest moment of our life, of this life. Balik uli po tayo kay Peter, 1 Peter, verse 8. No, napakaganda rin. The scripture, hindi nyo siya nakita kailanman, ngunit siya iniibig ng inyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig kayo sa kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaanin ninyo na ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Yet, iniibig natin. Hanggang ngayon tayo, naghihintay tayo. Dahil alam natin yung pag-ibig na inuukol sa atin. No? Kaya napakasarap kung ang relasyon mo sa Panginoon, katulad nung sinabi na, yung relasyon sa Diyos ay tama. Tama ang magiging pananaw mo. Tama ang iyong kaisipan. Tama ang pananaw mo. Napakaraming tama at lalo-lalo na maitatama ang buhay mo. Hebrews 12:2. So, English ko na lang babasahin, no? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Second verse. Verse 25. To God, the only God, there is no like him. Tagalog, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon natin. Tingnan niyo po ang ibig kong sabihin. Ito ang second verse natin na scripture reading natin. Ihimay-himay natin din, no? At babasahin sa English, itatagalog natin. I am the Lord
There is no other. There is no God besides me. Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. I will guard you though you have not known me. No? Palalakasin kita. Bagamat di mo pa kilala. Verse 6. That they may know from the rising of the sun to its setting that there is none besides me. That there is no one besides me. Ako ay makikilala. Ginagawa ko ito upang ako'y makilala ng buong mundo na makilala nila ako. Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos. Wala nang iba. Ito napaka-importante. Verse 7. I form the light and create darkness. I make peace. I create calamity. I, the Lord, for all. I, the Lord, do all these things. What's happening in this world? Calamity? Yes. Bakit ang mga Kristiyano, yung talagang naniniwala, at peace tayo? At bakit tayo, yung tunay na mananampalataya, handa tayo na harapin natin. Natutuwa tayo na kung tayo kukunin ngayon to, dito sa nangyayari ngayon sa mundo natin, ang laking tuwa dahil alam natin makakapiling na natin ang Panginoon. Ang question, sino ang gumagawa nito? Di ba ang Diyos lang? I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Sunod po natin. Our Savior. And who is our Savior? Jesus Christ. It's a reminder. Kung naalala nyo ba kung paano tayo naligtas? Alam po natin na hindi tayo, wala tayong karapatan o kakayanan na iligtas ang sarili natin. We are saved by God alone. Kundi sa Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, niligtas tayo. Tingnan po natin ang Titus chapter 3. Napakaliwanag. No? Noong una, tayo'y nalihis ng landas. Dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin, lahat ng uri ng kalayawan. Alam po natin, tayo hari ng ating ng sarili natin. Punong-puno ng pride. Ayaw umamin sa pagkakamali. Diba? Dating ugali natin yan. Dating natin pagkatao yan. Pero tingnan nyo ang verse 4. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas. Verse 5. Tayo niligtas niya. Natamo natin ito dahil hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Grace alone. Mercy alone. Naligtas tayo at tinanganak na muli sa Espiritu na siyang luminis ang nagbigay ng bagong buhay sa atin sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na Jesucristo. Ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Verse 7. Upang tayo'y pabanalihin ng kanyang pag-ibig at kamtaw natin ng buhay na ating inaasahan. Kaya maliwanag ang sinasabi ni Titus. Kung ano tayo noon, kumbaga sa ano, sa isang paano, hindi ko na matandaan yung pinikula na, paano tayo noon, ngayon ba tayo ngayon? Okay, tuloy po natin. Who is alone is wise.
He is the ultimate wisdom. There is no wisdom above beyond. God is the author of wisdom, natural and spiritual. Be glory. Glory is the sum of all God's attributes and affirmation of his existence as God. Expresses all that he is in his being, in his nature, character, power, and acts. Majesty, speak of his greatness in all he has done. Dominion speaks of presence, significance of peace and strength. Power, God authority to do whatever he wills, and his power is ability to carry out his plans. Both now and forever speaks of eternity, present, future, and forever. Describing the time in relation to Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Shanawa. Mean, let it be so. So be it. It is true. An expression of faith. An affirmation of truth. Kaya nga sa Tagalog, sa kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan, mula panoon, ngayon, siya nawa. In closing, all of us are witness that our God is able, capable to keep us from falling, present us spotless before the presence of his glory. God has the ability to do that, to do these things for us. But we have to take the responsibility. And what is that responsibility? How responsible are we today? How we maintain our life with God? Kamusta ang ating relasyon, ang relasyon natin sa Panginoon, sa Kristo at sa Ama? Lumalago ba tayo sa, are we growing in the faith? Kamusta ang pananampalataya mo ngayon? Tuloy ba ang pagtitiwala? Tuloy ba ang pag-asa? How's our prayer life? Kamusta yan? Diba yan ang ating buhay pag nawala sa atin yan. Paano kaya tayo? Ang manalangin ng taimtim. Are we praying the Spirit? Are we remain surrounded by God's love? Mga tanong na dapat nating sagutin. Let us be responsible. Read, bumasa tayo, mag-aral tayo, preach, share the word. That's our duty. Diyan tayo makikitaan ng Diyos. Let us do our part in the vision, in the mission of MCBC, our church. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming matutunan, sa aming pong napakinggan. Dahil lamang sa inyo, Panginoon, biyaya lang, Panginoon, tanging sa inyong grasya, dahil sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga aming kasalanan, lalo na dun sa akala namin na kami tama. Patawad ang aming Diyos sa mga kakulangan namin ngayon,
na minsan inaalala po namin ang bukas, na alam po namin na meron namang na may Diyos na magdudugtong nito. Salamat dahil may Diyos kami na napaka compassionate, merciful at tapat. At salamat Panginoon. In spite ng aming mga kakulangan, andyan pa rin kayo who is able and capable to keep us, to guard us. We praise you, we thank you. In Jesus' mighty name, amen. Okay, thank you, Deacon Al, for the wonderful preaching. And totoo nga, the apostate cannot destroy our faith or knock out us from the Christian faith. God has the power to keep us upright. So ngayon, dadako na po tayo sa doxology. Brother Jello. Thank you for your wonderful word. Tunay nga your word sa lamp to our feet and light to our path, Lord. Lord, tulungan niyo kami magpatuloy sa inyo. Alam namin, Lord, na sa panahon ito, Lord, marami pong mga apostate na lumilinlang sa mga Christian na namumuhay bilang Kristiyano, Lord. Lord, kayo po siyang kumukaw sa aming puso at kayo po siyang maghari sa aming puso at kayo po ang magbigay ng wisdom sa amin to discern yung mga nagbibigay ng maling katuruan, Lord. Lord, sa aming pagbibigay, Lord, ang lahat ng mga bagay para sa inyo, Lord. Alam na po namin na kayo ang nagpapatuloy at nagbless sa bawat isa, Lord. Lord, as we give, binibigay lang namin yung portion of your blessing, Lord. We thank you as we give, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Ngayon, sa ating pagbibigay, meron po tayong coordinator, si Sister Emmy Formilosa at si Sister Betty Franco. At meron po tayong Facebook page. Kung gusto niyo pong makipag-ugnayan sa kanila, pumunta lang po kayo sa ating MCBC Facebook page. Yan. So sa ating pagtatapos, tinatawagan ko po si Brother Ricky para sa ating closing prayer. Brother Ricky? Okay, sige po. Bago po tayo magtapos sa ating panalangin, nais ko lamang pong batiin ang maligayang kaarawan ng mga nanay. Diyan po sa ating mga nakikinig. Happy Mother's Day po. Salamat. At ganda, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat at muli nagpaalala kayo, Panginoon, na sa inyong kapangyarihan, sa inyong kabutihan, na ikaw ang nagbibigay ng lahat sa amin, ibig sa mga proteksyon, sa mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang nagkakadaob nito, Lord God. Naway, hayaan nyo, Panginoon, na manatili kami sa iyong feeling, sa iyong mga salita, kami ay sumunod at sa ganon ay patuloy na ang pagkakaloob ay ay ibibigay nyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat sa mensahe at patuloy na gamitin nyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na maging patotoo sa inyong mga biyayang pinagkakaloob sa amin, Lord. Maraming salamat. Muli, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
So as we end, we would like to say thank you to all viewers through our Zoom online and Facebook Live. And we are live every Sunday at 9 a.m. If you are looking for a message that will inspire you and will stir up your faith, we invite you and encourage you to join our community. And I would like to honor my mother, my nanay, nene, on this special day. Happy Mother's Day, nanay. And we love you always. So, tinatawagan ko na po si Pastor Leo or si Elder Wilbar para sa mga kadagdagang announcement.